Good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino, otherwise known as Attorney Mark Tolentino. By the way, salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Ang pag-uusapan po natin, yung tinatawag na bigamous marriage. Ang tanong dito, valid ba ang bigamous marriage? O may pagkakataon ba na maging valid ang bigamous marriage? Pag-usapan po natin yan maya-maya. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na bigamous marriage. Or in criminal law, ang tawag doon, bigamy. Ang tanong dito, ano ba yung bigamy? Ang bigamy, pagpapasok ka ng isang kasal na may valid ka pang kasal, may criminal liability ka. Ibig sabihin, yung second marriage mo, void yon kasi bigamous marriage. And hindi lang void yon, pwede ka pang makulong. Ang penalty doon is prison mayor. O yung prison mayor is 12 years na kulong. Kasi nagpakasal ka habang may valid ka pang kasal. Yun ang general rule. Ang batas doon, is, ang tawag doon is bigamy or bigamous marriage. Ang tanong dito, may valid ba na bigamous marriage? Ang sagot dito po, meron. Ang tanong, paano maging valid ang bigamous marriage? Pwede yun. Una, pwede ka mag-file muna ng petition of presumptive death. I-presume natin na patay na ang asawa mo. Pag ganun, pwede ka na magpakasal ulit. But may mga requirements ang batas. Hindi pwedeng sabihin na patay ng asawa mo. Kailangan may exertion of effort. Hanapin mo muna yung asawa mo. Baka nawala lang. Okay? So hanapin. Baka nandun sa ibang bahay. So hanapin. May tinatawag sa batas, exertion of effort to look kung saan yung whereabouts ng asawa mo. Kung wala talaga yung asawa mo for 4 years, yan, pwede ka na mag-file ng petition sa court to declare your husband as presumed dead or your wife as presumed dead. Balikin ko po, 4 years na wala yung asawa mo. But may mga instances na 2 years lang. Una, kung yung asawa mo, passenger ng barko, passenger ng airplane, yung airplane biglang bumagsak, biglang nawala ang barko, Titanic pala yun, kasama yun. 2 years lang kailangan doon. Another, yung asawa mo, member ng armed forces, and doon sa Mindanao, nagkagulo doon, kasama doon sa awayan ng mga abusayap, o sa putukan ng mga abusayap, then nawala yung asawa mo, 2 years lang kailangan doon. Or any other circumstances na yung asawa mo nawala due to danger of death. Kung may danger of death, any other instances, tapos nawala yung asawa mo, 2 years lang kailangan. But normally, pag wala ka ng communication sa asawa mo, hindi mo na alam kung saan yung whereabouts ng asawa mo, then you exerted effort, 4 years, yan, pwede natin i-declare na yung asawa mo is presumed dead. Hindi ibig sabihin na pag wala ka ng communication sa asawa mo, patay na yung asawa mo. Hindi ganon. Kailangan mag-exert ka muna ng effort na hanapin yung asawa mo, tapos wala na talaga ang asawa mo, hindi mo na nahanap. Then, hindi automatic yan. Hindi ibig sabihin na wala yung asawa mo for 4 years, pwede ka na magpakasal. Kailangan ka munang mag-file ng petition sa court, asking the court to declare your wife, to declare your husband as presumed dead. Hindi dead, presumed dead lang for purposes of entering into another or second marriage. I-presume dead natin yan. Ang tanong dito, paano kung biglang lumitaw ang asawa mo, yung unang asawa mo, tapos kasal ka na pala sa pangalawa? What will be the effect of your second marriage? Your second marriage will be declared void. Will become void, automatic yun. But hindi automatic na automatic void talaga. May gagawin ka pang action. Anong gagawin mong action? Mag-file ka muna. If you are the first husband or you are the first wife, biglang lumitaw ka na nag-amnesia ka pala. Nawala ka, nalunod ka dun sa barko, tapos bigla ka nabuhay kasi may nag-save sa'yo. So anong gagawin mo? Mag-file ka ng affidavit of reappearance.
affidavit of reappearance to the local civil registry kung saan nagpakasal ang asawa mo sa kanyang pangalawang husband. So for example, nagpakasal doon sa Pasay, so ang gagawin mo, gagawa ka ng affidavit of reappearance, ipa-registered mo doon sa local civil registry ng Pasay, ang epekto nun, maging void ang pangalawang kasal ng asawa mo. Then, in that case, ikaw na talaga ang legal husband. So, yung second husband or second wife, maging void yung kasal nila. So, ibig sabihin, wala talagang nangyaring kasal. So, ibig sabihin, in this case, may tinatawag na kondisyon. Ano yung kondisyon? Yung second marriage, valid yon, valid bigamous marriage on the ground na hindi na magpapakita ang first husband or yung first wife. Kung magpapakita pa, maging void yon upon submission of affidavit of reappearance. So kung tanong niyo po, may valid bigamous marriage ba? Yes, may valid bigamous marriage. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. By the way, please subscribe po my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Nandyan po yan sa baba. And yung YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentino. Nandyan din po yan sa baba. And please call me landline within Metro Manila for free legal advice. Yung landline po natin, nandito sa gilid, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber. Dito po din sa gilid yan, sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Thank you po.